Isang empowered na araw sa inyong classmates. This is Coach Laika. Kumusta kayo? Ayan. Now, may tanong ako sa inyo. Kapag naririnig ninyo yung salitang empowered, sino o ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Sige nga. Let me know sa comments. Now ako, pag sinabing empowered, meron tayong prefix or yung unlapi na M. Tapos meron tayong root word na power. So, pag sinabi natin M, anything, embrace, embody, yan. Pag M, something, ibig sabihin ko ano man yun, ay isinasapuso natin. O nagiging ganun tayo. So, when you're empowered, ibig sabihin, ikaw ay nagkakaroon ng kapangyarihan o niyayakap mo ang pagiging makapangyarihan mo. Pero may pangalawang ibig sabihin din ng empowered, which is, binibigay natin ito sa ating kapwa. When you empower someone, hindi mo lang tinatanggap na ikaw ay may kakayahan o may kapangyarihan, ito ay binibigay mo sa iba. You empower others din. So, kapangyarihan para sa sarili at para sa kapwa. Yun ang naisip ko sa salitang empowerment. Ngayong buwan ng Marso, isa sa pinagdiriwang o binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang mga kababaihan. And dahil tuwing March 8 ay dinideklara ang International Women's Day at ang March naman ay tinataguri ang Women's Month, no? At ngayon, may tema ito na Investing in Women Accelerate Progress. Kaya sa lahat ng mga kakababaihan dyan, sa lahat ng mga kakababaihan, ano man ang inyong estado sa buhay, nasaan man kayo, kahit sa ang sulok ng mundo, para sa iyo, para sa atin, ang buwan na ito. Ayan, kaya nag-purple din ako today. Today, ang mga hashtag empowered women ang bibida sa episode natin. Kaya makikilala natin ang iba't-ibang remarkable women na nagbigay ng kontribusyon at kakaibang dedikasyon sa kanilang mga larangan. Nahanda na ba kayong makilala sila? Kaya batiin natin ang mga kababaihan sa ating buhay. Kung nanonood sila, kasama ninyo ang ating mga nanay, di ba? Ang ating mga tita, mga ates ng Happy International Women's Month. Now, hindi na tayo lalayo pa. Today, ang topic natin ay tungkol sa mga kababaihan o remarkable women around the world. Sino-sino sila? Diba? Maganda tayong lahat at makikilala natin sila at matututo rin tayo ng ilang mga lessons sa kanilang mga buhay. Kaya pause muna saglit sa inyong mga ginagawa at samahan ninyo kami sa isa na namang masayang araw ng kaalaman. Dito lang sa Knowledge on the Go. Now, ready na ba kayo? Okay, let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds para sumagot. And this is your first question. Question number one, sino ang 4-time Olympian at unang atletang nag-uwi ng Olympic gold medal para sa Pilipinas sa kategoryang weightlifting? Is it A, Heidelyn Diaz, B, Marjeline Dadal, C, Janelle May Freyna, or D, Nesty Petesho? 20 seconds on the clock. Tumatakbo na ang inyong oras. Isiping maigi. Again, meron tayong options dito ng iba-iba, okay, ng ating mga atleta rin. Pero sino ang 4-time Olympian at unang atletang nag-uwi ng Olympic gold medal para sa Pilipinas? Clue natin dyan, category, weightlifting. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Heidelyn Diaz. Yan, letter A ba ang inyong sagot? Magaling, no? Si Heidelyn Diaz ang 4-time Olympian at unang atletang nag-uwi ng Olympic gold medal para sa Pilipinas sa kategoryang weightlifting. Now, marami ang nag-akala na hindi makakaya ni Heidelyn Diaz ang bigat na 55 kilograms nung siya ay sumalang sa Olympic Games sa Tokyo, Japan noong 2020. Pero, ang lagi niya sinasabi is never give up on yourself. Ito ang mga katagang pinanghawakan ni Heidelyn nung sumabak siya sa Olympics. Dahil katulad ng iba pang mga atleta, nakaranas man siya ng mga pagkatalo o pagkabigo, noon, nagpatuloy siya hanggat nakuha niya ang gintong medalya para sa Pilipinas. Never give up on yourself. O, classmate, ha? Yan, yung mga ibang pangalan na pinagpipilian, kilala niyo rin ba sila? Familiar ba ang mga pangalan nila sa inyo? Ayan, quick trivia lang about them. Marjeline Dadal ay isa sa ating mga pinakamahuhusay at high-profile skaters sa Southeast Asia. Ayan, skateboard ang association natin kay Marjeline. Napakahusay niya rin doon. Si Janelle May Freyna naman ay dalubhasa sa larangan ng chess.
At si Nesty Petesio naman ay isang malakas at mahusay na boxer. Okay, kaya grabe, saludo po kaming lahat sa inyo. Classmates, kung may mga sports kayo, no, galingan nyo rin, husayan ninyo rin. At diba kahit may mga pagkakataon tayo ay natatalo o nabibigo, tandaan, gaya na sinabi ni Heidi Lynn, never give up on yourself. Dahil malay ninyo, kayo na ang susunod na mag-uuwi ng gintong medalya para sa Pilipinas, hindi ba? Ayan. Tara na sa ating ikalawang tanong. Question number 2, sino ang babaeng nakahanap ng lunas o treatment sa sakit na cancer? Is it A, Marie Curie, B, Rosalind Franklin, C, Grace Hopper, or D, Florence Nightingale? Timer starts now, 20 seconds ating clock. Sino ang babaeng nakahanap ng lunas o treatment sa sakit na cancer? Okay. So, yung lunas man ay hindi one-time thing, no? Pero ang treatment sa cancer nakapagpa increase ng odds na makarecover ng isang pasyente ay na-invento ng isang o na-discovery ng isang babae. Ayan. Okay, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Marie Curie. Ayan. Si Marie Curie ay isang physicist at chemist na nakadiskubre ng radium at polonium. Matatanda ang sinubukang gamitin ang mga elements na ito bilang paggamot sa sakit na cancer. At malaki rin ang naiambag ni Marie Curie sa paggawa ng mga portable X-ray machines na ginagamit naman o ginamit ng mga sundalo noong World War III. Dahil sa kanyang husay at ambag sa larangan ng radioactivity, kasama na dyan ang pagkakadiskubre ng polonium at radium, dalawang Nobel Prize ang iginawad sa kanya. Nahusay at napakalaki ng ambag talaga ni Marie Curie, isang female scientist. Kaya maraming salamat Marie Curie sa napakalaking ambag sa kalusugan at medisina at pampatibay din ng loob ng maraming mga babaeng inventor. Hindi ba? Nakaka-inspire. Now, kung tama ang sagot ninyo sa question number 2, that's great. Kung hindi naman, babawi tayo dito sa ikatlong tanong. Third question natin, tama o mali? Yan lamang ang inyong pagpipilian. Si Maria Ogay ang kinikilalang huling mambabatok mula sa tribo ng Kalinga sa Pilipinas. 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Ito ba ay tama o mali? Again, ang statement natin, si Maria Ogay ang kinikilalang huling mambabatok mula sa tribo ng Kalinga sa Pilipinas. Dig deep, mga classmates. Alalahanin ang mga bagay-bagay nito. Probably alam nyo rin yan. Your time is up. Ang tamang sagot ay tama. Tama! Now, coach, bakit tama? Hindi ba si Apo Wang Od ang huling mambabatok ng Pilipinas? And I think lahat naman tayo ay napabalitaan na or kilala natin si Apo Wang Od. Now, yes, tama kayo. Si Apo Wang Od ang pinaka matandang mambabatok. Tiraguri ang huling mambabatok nga sa Pilipinas. Pero baka hindi nyo alam na tinatawag din siyang Maria Ogay ng kanyang mga katribo sa Kalinga. No? Kamay-kailan lamang ng ating cultural icon at ang huling traditional Kalinga tattoo artist na si Wang Od o Maria Ogay ay ginawa na ng Presidential Medal of Merit dahil sa kanyang napakalaking ambag sa larangan ng kultura at sining. Now, hinahangaan din si Wang Od dahil sa kanyang pagpapakita na kaya din niya ang mga gawaing panlalaki tulad ng pagtatato. Alam niyo ba na ang pinakasikat na tatak o tattoo design ni Wang Od, yung kanyang pirma, kumbaga, yung kanyang signature, ay ang 3 dots, tatlong tuldok. Ang 3 dots ay sumisimbolo kay Apo Wang Od at sa kanyang dalawang katuwang na mambabatok na kanya ring mga apo, sina Grace Palikas at Iyang Wigan. Okay? Now, may kakilala ba kayo na nalagyan na nitong makasaysayang 3-dots signature na ito? And let me know in the comments section. Isang bucket list item para sa marami ang makapagpatatoo kay Apo Wang Od. Question number 4 na tayo. Question number 4, sino ang tinaguriang world's first licensed armless pilot? Is it A, Stephanie Hawking, B, Jessica Cox, C, Sheeta Devi, or D, Russia De Leon? 27 on your clock, tumatakbo na ang ating oras. Ayan, ang hinahanap natin ay kung sino
ang tinaguriang world's first licensed armless pilot. Stephanie Hawking, letter A. Letter B, Jessica Fox. C, Sheeta Devi. Or D, Rosha DeLeo. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Jessica Cox. Si Jessica Cox ay tinaguri ang world's first female licensed armless pilot. Siya ay isang half Filipina, half American na pinanganak noong 1983 na walang mga braso. Pero hindi ito naging dahilan para mahinto ang kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap. Nakakapagpalipad siya ng mga light sport aircraft na gamit lamang ang kanyang mga paa pang-control sa aircraft. But wait, there's more, no? Hindi lang iyon. Isa rin siyang black belter sa American Taekwondo Association. Kaya tunay nakaka-inspire si Jessica Cox, 'di ba? Kahit tayong mga kumpleto ang ating limbs ay minsan, 'di ba, napanghihinaan tayo, nawalan tayo ng pag-asa na matupad ang ating mga pangarap. Kaya malaking inspirasyon si Jessica para sa atin na huwag tayong susuko. Laban lang, di ba? Dugong Pinoy din tayo, kaya rin natin yan. Now, may kilala ba kayong katulad niya na may inspiring na kwento? Let us know din sa comment section para ma-feature din natin siya, mabigyan natin ng pugay ang mga inspirational women na ito. Ayan, punta tayo sa question number 5. Question number 5, sino ang tinaguri ang multi-talented singer, songwriter, global superstar na tumanggap na ng 14 na Grammy Awards. Siya rin ang nagpasikat ng kantang You Belong With Me, Enchanted at Love Story. Is it A, Lady Gaga? B, Mariah Carey? C, Rihanna? Or D, Taylor Swift? 20 seconds on your clock. Tumatakbo na ating oras. Ayan, sino ito ang tinaguri ang multi-talented singer, songwriter, global superstar, diba? Na nakatanggap na ng 14 na Grammy Awards. Kumbaga, sa akin nung yung makaisa ka siguro ng Grammy Award, award napakalaking bagay na yung 14 pa. Hindi ba? Ayan, tapos na ating oras. Ang tamang sagot ay letter D, Taylor Swift. Ayan, may mga Swifties ba dito? Ayan, let us know in the comment section. Si Taylor Swift ang tinaguri ang multi-talented singer-songwriter global superstar na 14-time Grammy Award winner. Siya ang nagpasikat ng mga awit, mga kantang You Belong With Me, Enchanted, Love Story, at marami pang iba. Na alam niyo ba kung anong full name ni Taylor? And for sure, alam na alam to ng mga Swifties, no? Pero sa mga hindi alam, ang kanyang full name ay Taylor Allison Swift. No? Yun ang kanyang middle name, Allison. At si Maring Taylor, no? Or si Mommy Taylor ay meron lamang 58 Guinness World Records. Ang ilan dito ay ang female artist with the most viewed music video online for the music video ng Shake It Off, fastest selling single in digital history for We Are Never Getting Back Together, and the most streamed track on Spotify for the first 24 hours for Look What You Made Me Do, at marami pang iba. Grabe talaga si Taylor, no? At hindi lang yan, alam nyo ba na pwede na rin pag-aralan si Taylor Swift sa iba't ibang mga universities. Ang Clive Davis Institute in New York ay mayroong course na tumatalakay sa career at cultural impact ni Taylor, at kamakailan lamang, di ba? At marami ang natuwa dito at marami ang gustong maging bahagi ng klase na ito, ay nag-anunsyo na rin ang University of the Philippines Diliman na magkakaroon ng isang course patungkol kay Taylor na Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus. Hindi lang dahil sa kasikatan ni Taylor Swift, kundi ang kanyang mga nagagawa rin or impact niya sa culture and society. Yan, o, mga Swifties, ano pang hinihintay ninyo? Lalo na yung mga iska at isko dyan. Pwede na makipila sa registration para sa course na ito. Now, sino sa inyo nakatend ng Eras Tour? Okay, let me know kung may mga experience kayo. Ako personally, I got to go sa Japan. So it was my kind of early birthday celebration. Celebration din for my licensure exam for teachers na yung aking pagkapasa. And then the next day, ang aking off-taking. Masaya rin kasi yung Eras Tour, ang dami niyang kinantang mga awitin na naging bahagi na rin ng kwento ko habang ako'y tumatanda. So, it was really a very personal experience. Ayan. Kaya meron akong merch at ako'y
hanggang ngayon may masasayang alaala pa doon sa karanasan na yun. Now, let's go tayo sa question number 6. Question number 6, no? Pag-usapan naman natin, sino ang babaeng santo na kilala sa kanyang mga charitable activities sa India at inilaan ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan at mahihirap? Is it A, Catherine of Alexandria? B, Elizabeth Ann Seton? C, Joan of Arc? Or D, Mother Teresa of Calcutta? 20 seconds on the clock. Sino ang babaeng santo na kilala sa kanyang mga charitable activities sa India? Yan ang ating clue. At kilala na siya ay inilaan ng kanyang buhay para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Okay. Now, pwedeng gamitin ang process of elimination para malaman kung sino ang sagot. Tapos na ating oras, ang tamang sagot is letter D, Mother Teresa of Calcutta. Now, kung alam ninyo na ang Calcutta is a place in India, madali niya itong mahuhulaan, di ba? Kasi the others are from other places. Now, si St. Teresa of Calcutta ay naging ganap na santo noong September 4, 2016. So, fairly recent yan. At ang kanyang kapistahan naman ay September 5 na siya ring araw ng kanyang kamatayan. Now, bukod sa marami niyang ginawang charities, minsan din niyang isinugal ang kanyang buhay noong pumunta siya sa war zone at nirescue ang 37 bata na nasa front line ng digmaan. Now, alam niyo ba na dahil sa kanyang kabutihan at ambag sa lipunan ay ipinangalan din sa kanya ang Albania's International Airport na ngayon tinatawag na Aeroporti Nene Teresa. At ang isa sa kanyang mga tanyag na kasabihan is this, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." So, hindi man tayo lahat makakagawa ng mga malalaking bagay, di ba? Yung mga great things nga tinatawag. Pwede natin gawin ang mga maliit na bagay na may malaking pagmamahal. Di ba? Yung mga, ano ba itong mga maliit na bagay na pwede natin gawin ng may malaking pagmamahal? Siguro kahit yung maliit na pagtulong sa ating nanay, di ba? Sa kanyang mga ginagawa. Pwede natin itong gawin ng may pagmamahal. Hindi nagdadabog, hindi nakasimangot, di ba? Yun ay small thing done with great love. At pag pinagsama-sama ang mga small things that we do with great love, eh di ba, meron din siyang great impact. Kahit nga yung umiti lang tayo minsan, di ba, sa kausap natin, malaking bagay na yun. Ayan. Now, question number 7 tayo. Siya ang kauna-unahang Filipina na nanalo ng Miss Universe title. Is it A, Pia Wurtzbach? B, Gloria Diaz? C, Margie Moran? Or D, Catriona Gray? The time starts now, 20 seconds on our clock. Again, ang tanong, sino siya ang pinag-uusapan natin ngayon, ang kauna-unang Filipina na nanalo ng Miss Universe title? Ayan, di ba? Familiar ang mga pangalan, pero sino ang nauna? Yan ang ating tanong. Alright, your time is up. Ang tama sagot ay letter B, Gloria Diaz. Na iuwi ng 18-year-old Filipina na si Gloria Diaz ang unang korona ng Miss Universe noong 1969. At sinundan naman ito ni Margie Moran noong 1973, si Pia Wurtzbach, di ba? Ang sikat na Pia look. Yeah, yung mga sideways na ganyan noong 2015. At si Catriona Gray naman noong 2018. Isang patunay na kahit sa larangan ng pagandahan, di ba, ay namamayagpag pa rin ang galing ng mga Filipina. Dahil hindi lang naman pagandahan ang beauty pageant, di ba? May patalinuhan din yan. At higit sa lahat, yung pag-maintain ng composure, kumbaga, o pagiging kalmado kahit sa matitinding pressure ng sitwasyon. Diba? Yan ang mga mga Pilipino talaga. May gift tayo ng umingiti pa rin kahit na under pressure o nasa mahirap na sitwasyon. And for sure, mga classmates natin, dyan, merong mga nangangarap na maging beauty queen one day. Isang encouragement para sa inyo. Maari niyo kung ituloy yan. Diba? At malay niyo, kayo rin ay makakamit ng inyong corona. Diba? Let us know. I-update niyo kami kapag nangyari ng bagay na yan. Sino nakakuha ng tamang sagot? Yan, let us know. At doon na tayo sa ikaw walang tanong natin. Yan, question number 8. Sino ang kauna-unahang babaeng piloto na lumipad patawid sa Atlantika? Is it A, Amelia Earhart? B, Aileen Collins? C, Harriet Kimby? Or D, Juliana Duwalhati?
20 seconds of your clock, the timer starts now. Ayan. Sino ang kauna-unahang babaeng piloto na lumipad patawid ng Atlantika? Okay. Lahat ng mga kababaihan na ito, merong kapitapitagan sa kanilang mga kwento. Pero sino ang piloto na lumipad sa Atlantika? Ang tapos na ating oras, ito ay letter A, si Amelia Earhart. Si Amelia Earhart ang gumawa ng record. The first woman to fly, hindi lang to fly ha, pero to fly solo. This is mag-isa siya sa kanyang aircraft across the Atlantic na may taas na 14,000 feet. Ang taas nun. Sobrang taas nun. Okay? For context, ang isang floor ng building ay madalas na nasa 10 feet. Ayan, sabihin na natin. So, kung 10 feet at 14,000 feet ito, no? Ito ay parang 1,400 story na building. So, imagine ninyo, di ba? Minsan nakakakit lang tayo hanggang 10 floors yung building. Pero ito ay 1,400 floors. Ganun siya kataas. At halos kasing taas din ng 30 Eiffel Tower. Hindi lang isa, 30 Eiffel Tower. Now, alam nyo ba na noon, ang tawag sa mga babaeng piloto ay aviatrices or lady aviators. Ayan, meron pang dedicated na pangalan kung ikaw ay babae. Diba? Kung aviator ang lalaki, aviatress naman ang babae. Pero ngayon, ang mga female pilots ay tinatawag lang ding pilots or aviators. Shared na yung tawag. No? Wala nang gender yung pangalan. Ang ibig sabihin, parehas ng tinatawag ang pangalan na ito sa lalaking piloto at sa babaeng piloto. Pinapatunayan lang na ang mga kababaihan, di ba, hindi na kailangang ihiwalay, sila rin ay capable at skilled sa field ng aviation tulad din ng mga kalalakihan. Ayan, maraming mga piloto ng babae ngayon. So, one of those is a friend of mine, si Chezka Carandang. So, if you're familiar with her, marami rin siyang stories na sinishare online. Isa siyang female na pilot. Ayan, nakasakay na ba kayo ng aeroplano? Pangarap niyo rin ba maging isang aviator? Ayan, kung nakasakay na kayo ng aeroplano, tapos narinig niyo, ay, babaeng boses. Ako, personally, the first time na lumipad ako na babaeng piloto, I can still remember that. Medyo ano ako, natuwa talaga ako, na-inspire ako. Diba? Ayan. Doon na tayo sa question number 9. Question number 9, sino ang tinaguri ang first female computer programmer in the world? Is it A, Carla Babbage, B, Catherine Lovelace, C, Ada Lovelace, I'm sorry, B, Catherine Johnson, C, Ada Lovelace, or D, Josephine Bracken? 20 seconds on our clock, your timer starts now. Again, sino ang tinaguri ang first female computer programmer in the world? Is it A, Carla Babbage, B, Catherine Johnson, C, Ada Lovelace, or D, Josephine Bracken? Ako, pamilya rin yung mga pangalan, no? Pero sino ang first computer programmer? And tapos na ang ating oras, ang tamang sagot ay letter C. It's Ada Lovelace. Si Ada Lovelace ay isang magaling, mahusay na mathematician at tinaguri ang first female computer programmer sa buong mundo. Nakabilib ang kanyang kontribusyon sa larangan ng computing, okay, ng technology, at nakakabilib din isipin na isang babae ang nanguna dito sa profesyon na ito. Pero alam niyo ba na hindi pa profesyon o trabaho ang programming noong nasimulan ito ni Ada? Oo, dahil kasi nung namatay si Ada, after niyang namatay, may 6 na babae rin na sumunod sa kanyang yapak sa pagiging computer programmers. Meron pang ang computers noon, no, mga classmates, ay hindi pa kagaya ng computers na nakikita natin ngayon. Most of them are coded, hard-coded, mga cards na ginagamit. May physical na mga tools na ginagamit. Hindi lang siya keyboard and microchip at yung, kumbaga, yung iyong screen. At itong labor na ito, itong trabaho na ito, ay sinimula ng isang babae at may mga babae rin nagpatuloy nito. May iba pang computer programmer, sila Jean Jennings Bartik, Frances Elizabeth Halberton, Franz Bielas Spence, Marlene Westcoff Meltzer, Kathleen McNulty, and at si Ruth Lichterman. Sila ang mga unang babaeng professional programmers at sila ay nagtrabaho sa US Army at nag-program ng computer na tinatawag na Electric Numerical Integrator and Computer.
O, diba? Mahusay. Yan, kahit sa field ng electronics o computer, ito po'y hindi panlalaki ang profesyon, diba? Hindi rin nagpapahuli. Imbis nga doon eh, nanguna pa nga ang mga kababaihan. Yan, punta na tayo sa huling katanungan. Question number 10. Tama o mali? Yan ang ating itatype sa ating comment section. Tama o mali, si Rina Lopez, ang founder ng Knowledge Channel Foundation Incorporated, na nag-ooperate ng Knowledge Channel, the Philippines' first and only all-curriculum educational television channel. 20 seconds on our clock. Timer starts now. Again, tama o mali, si Rina Lopez, ang founder ng Knowledge Channel Foundation Incorporated, na nag-ooperate ng ating tahanan ngayon, Knowledge Channel, the Philippines' first and only all-curriculum educational television channel. Yan ba ay tama o mali? Ayan, your time is up. Ang tamang sagot, ito ay tama. Tama, Knowledge Channel Foundation Incorporated President and Executive Director Rina Lopez Bautista ay ang pinangalanan ding isa sa Asia's 2021 Heroes of Philanthropy ng Forbes Asia Magazine para sa kanyang kontribusyon at pagtulong para makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan at maging sa mga gurong Pilipino. Isa na ako dyan, no? Isa akong produkto rin ng Knowledge Channel shows. Ngayong taon naman ay espesyal dahil pinagdiriwang natin ang ika-25 anibersaryo ng Knowledge Channel Foundation. Ayan, nakakatuwang isipin na ang mga Knowledge Channel babies noon, di ba? Ngayon, full circle, ay bahagi na rin ng Knowledge Channel Foundation ngayon. Ayan, kaya maraming salamat kay Director Rina Lopez Bautista sa mga kasama at kaagapay niya dahil, di ba, yan ay hindi maliit na bagay sa usapan ng kontribusyon sa edukasyon sa Pilipinas na much needed naman talaga. Tama ba kayo? Naging medyo emotional siya doon. Very light, pasensya na. Tama ba kayo sa question number 10? Ayan. Very good, mga classmates. Diba? Nakakabilib naman talaga ang mga kababaihan. Pero, nakabilib din kayo. Kasi, sigurado akong marami kayo nakuhang tamang sagot. At ang mga nakakabilib nating mga kababaihan, ay nagsisimula rin naman sa mga maliliit na mga hakbang gaya ng pagsagot ng mga tanong na ito. At ang pagkauhaw sa kaalaman, kumbaga, di ba? Now, I'm sure may ilan sa inyo, kilala ang ilan sa mga babae na pag-usapan natin. Diba? Nakakahanga ang kanilang mga kontribusyon sa kanilang mga field o larangan, di ba? Kayo rin, meron kayong kanilang mga field at larangan, maging mahusay din at maging malaki rin sana ang inyong kontribusyon. Sa mga nakakuha ng tamang sagot, mga perfect scores dyan, taas ang kamay, congratulations, very good. At kung nagkamali naman, it's perfectly fine. Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, kapag tayo nagkakamali, ito ay magandang opportunity para matuto ng bago. Kaya maraming salamat sa pagsubok, di ba? At sa pagkakatuto, kasi may bago tayong natutuhan sa araw na ito. Kaya, kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, mahusay kayong lahat. At least para kay Coach Laika, maraming salamat sa pagsubok. Sana'y marami kayong natutuhan. Kung may mga suggested topics kayo, i-comment nyo lamang at mag-message kayo sa Knowledge Channel Facebook account nang maipila natin yan at mapag-usapan natin sa mga susunod nating episodes. Huwag din kalimutang i-share ang video na ito. Sa gayon, mas marami tayong matutulungan na mag-enjoy at matuto with us. This is Coach Laika at lagi nyo tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. See you next time dito lang sa paborito ninyo, Knowledge on the Go. Bye! Thank you.